who count several projects and years in the business and in Star Magic Workshops as an acting instructor. Ladies and gentlemen, let's all welcome Ms. Carla Martinez. Hi, Ms. Carla. Would you like to say hi first? Magandang hapon po sa ating mga press. Thank you for taking time to be with us today. Okay, at ang susunod po natin mga kasama this afternoon, isa rin pong actress na specialized sa kids acting. That is none other than teacher Edna May Landicho. Hi, teacher Edna. Okay. And next, isa siyang familiar persona sa dancing scene, especially in the jazz funk genre, and also because she is the dance princess Maha Salvador's choreographer in her many shows here and abroad. Ladies and gentlemen, let's welcome teacher Nesh Haniola. Hello, and of course, last but definitely not the least, she's best known for being Philippine Madrigal Singer alumni. Of course, the important persona in The Voice Kids Philippines Season 2 and 3 as one of the voice coaches. Let's give it up for teacher Luling Ding San Jose. Ito, Bintera. Ating teacher Bintera. Hi, teacher. Good afternoon po. And now we've come to the most exciting part of today's event. Finally, mapag-uusapan na po natin kung ano po ang dapat tatungan sa Star Magic Workshops. And that said, I'm opening the floor for your questions. I'll go there, Christian. Okay. So, who's gonna ask the first question? Mario. Mario Bautista. Gusto ko lang i-congratulate si Ryan kasi ang layo-layo na nang narating mo. I first met you sa GMA, di ba? Yung Starstruck One batch. Apa. Ikaw ang nag-turo sa kanila and you made a trilogy movie with GMA, right? Yes pa, yung Kilig Pintig, yan yung yes. Na. Pinapanood pa nila, pinapreview nila yun eh. 2004 yan, dito so, Mario. Tapos nagulat na lang ako, biglang ay, nasa ABS Star Magic na. So, gusto ko lang ikwento mo yung journey mo kung paano ka napunta dito from GMA to ABS-CBN kasi I never heard about it. Okay po. Yung time po kasi na nasa Artist Center po ako, we did workshops for 3 years. And during that time, I really want sana to balance it with directing. So, I resigned to Ida Henares. That was the time na siya po yung head ng Artist Center. Ayaw niya ako paalisin. But that time, Mother Lily offered me already my first film, yung pong Pamahiin. The first film po ni Marian Rivera and then together with Dennis Trillo. And nung nag-box office po yun, nagpaalam na po ako talaga sa Artist Center kasi nagdire-diretso na po yung horror films ko from Shake, Rattle and Roll and Hide and Seek. First po ni Jenica Garcia and Jean Garcia at that time. And magkasama. That time po, wala na po ako sa network noon. I was doing films for Regal until they're looking for a good director for the horror genre in ABS here. Nirefer po ako ni Manny Valera at ni Rosal Monteverde Cadeo. Nagana po sila ng director for Susan Rose's Cineseri Classic, yung Florinda. So I directed po Maricel for about a year. And then, that's how I started here. Hindi po ako nag-apply. They found out that, oh, ikaw pala yung nagtuturo sa mga artista ng GMA before. Can we ask you to do workshops here? So under Deo and Renal's unit, tinrain ko po yung mga kakalabas lang ng PBB that time. Sila Gerald Anderson, tapos kakalipat lang po dito ni Jay Cuenca, sila Kim Chu po ito, sila Roxanne Ginoo, sila Melissa Ricks. And to my surprise, nag-improve naman po sila. And then I found myself having a meeting with Mr. M and asking me if I can teach their actors in Star Magic. And then after a year, I found myself creating
another public workshop. Sinusundan ko ako ng workshop. And then, we started it with the batch of Star Magic batch 16. Ito po yung batch nila, buhay pa nun si AJ Perez, si bagong-bago pa lang nun si Dalisken, si what's this? Enrique Hill. And then, bagong-bagong pa lang po sila nun. And then, after that batch, we decided po to create a public workshop. And then, that created na po an entire bus ng yan na po, under our tutelage, dumami na po yung mga nakilalang artista po. Then yun po. Then 2012, I want to study again. I went to Ibarra Chabac Studio. And then that revolutionizes my training. 80%, 90% of what I teach now po dito, Mario, is totally different from what I teach ever since. And ako naman po kasi I believe that in the arts, it's evolving. What is effective for the actors nowadays? Iba po yung acting natin noong 60s, 70s, 80s, 90s, and today. So, ako po, I believe as an artist, while you're aging, yung aesthetics, yung sensibility, nagbabago, you just need to seize that moment, cultivate, and improve yourself. And ganun din po yung sa pagpili ko po ng mga teachers. Hindi po sila nag-apply, pinili ko po sila, and part ng... Handpick mo sila personally. Opo, kasi hindi po lahat ng artista marunong magturo, hindi po lahat ng marunong ng mahusay kumanta at magsumayaw mahusay magturo. So, part po ng requirement is may tolerance and may patience po sa mga baguhan. Kasi ako po, I believe that wala naman talagang pinapanganak ng artista. I believe that nai-workshop ang talent, kaya pwedeng maging artista, pwedeng maging dancer, pwedeng maging mahusay na singer po. Okay. Christian, may tanong po dyan sa dito sa'yo. Sino po? Kuya Ted, Claudio. Hello guys, Ted Claudio was at that age. Recently, yung blood po ng pamilya Blandina. So, na-impress ka nga po yung mga half-breed actors, ang galing nilang mag-Tagalog na. So, most of them, like, nung dumating daw sila rito, ay hindi sila masyadong ganun kagaling mag-Tagalog. So, I read na meron yung program about conversational Tagalog na ginamit nyo na para i-train yung mga half-breed actors nyo. So, this is now available to the public, right? Yes po. Ang teacher po namin doon, si Miss Wena, okay po, na-discover po namin siya sa UP kasi siya po yung nagtuturo ng mga Korean students in University of the Philippines. Part po kasi ng programa namin, mamaya itanong din po natin kasi nakatrabaho po, ang isa po sa mga teachers ko na part ng Blandina, which is mga...